morning mga kababayan, magandang umaga po sa inyo. At dito po tayo ulit sa area ng Manila Bay. At para po sa ating panibagong update, dito po tayo sa may tapat po natin, ito po yung area kung saan ng Remedios. Ayan, bandang right side natin, ito po yung Aristocrat Restaurant. Ayan po yung Aristocrat Restaurant na nakikita mo sa ating harap. At mag-update po tayo dito sa may area na to, at meron po tayo na kuha ng isang information na kung saan magkakaroon pala rito ng fishing area. No? So, yung fishing area, pwede tayong mayroong lugar sa Manila Bay na kung saan pwede tayong mamingwit. No? Kaya yung mga kapitbahay natin na may hiling nga mamingwit na pupunta rito sa Manila Bay. Ayan, bali meron palang programa ating gobyerno, kasama sa programa ng ating gobyerno para sa rehabilitation ng Manila Bay, ang magkaroon po ng fishing area ang lugar na to. Kakakit lang po tayo dito sa ibabaw ng seawall. Ayan po mga kababayan, dito tayo ngayon sa ibabaw ng seawall. At mapansin po natin at malinis naman ng tubig at maayos ano. At yan, kikita po natin, meron itong nakikita tayong water hyacinth. Ayan po sa may bandang unahan natin, ito po yung water hyacinth, water lily. Ayan mga kababayan, bali mag-update po tayo po tungkol po sa may fishing area. Kaya kanina mga kababayan, binanggit ko ano, na ito tayo sa may harapan tayo ng Aristocrat Restaurant. Ayan sa may area ng Remedios. At sa kayo mga kababayan, ito po yung palatandaan no, na dito para sa tapat natin ito, dito po ay magkakaroon ng fishing area. Ito po nakuha ng information no, at sana yung information nakuha natin, ito ay magkaroon ng katuparan no, at totoo at legit sana. At ngayon po itong area na to, magkaroon po ng fishing area dito. Bali ito po ay ang balita natin, itong mga bato-bato na to sa gilid na to, hindi na po matanggal yan, hindi na po katambakan ng buhangin yan. Yung po ating pagkakalam sa ating nakuwang informasyon hanggang doon po sa area ng yacht club. At yun nga po mga kababayan, ito pong area na nito sa tapat po mismo ng Aristocrat Restaurant, ito pong palatandaan, dito po magiging fishing area. At magkakaroon po yung ating mga kababayan na gustong maminwit sa lugar na Manila Bay, dito po sa area na to tayo pwedeng mamingwit. At ito po natatandaan po natin sa may bandang right side natin, nagkaroon po ng dredging, noon, pagdredging, paglilinis, pagtanggal ng mga burak sa area na 'yan. At ngayon po lang na po no, yung barges na 'yon na nakikita natin na nagdi-dredging diyan. Bali sa ating nakuhang impormasyon na ang ganda lang pala sa may bandang unahan, no? Dito ang kinakatayuan natin yung pagtatambak ng buhangin. No, hanggang phase 1 hanggang dito po no. At dito na pa nga po sa may left side natin, ito na nga po yung long fishing area. Ayan, natandaan po natin yung kung napanood nyo po yung interview kay Undersecretary DNR Undersecretary Leones, na sabi niya sa reporter na ang nagagawa na sa may dito sa may Manila Bay ay 70% na yung nagagawa ano, bali ilang ano, halos 70% na. Bali 30% na lang ang hindi pa nagagawa. Ngayon nag-isip ako ng mga kababayan ano, but siguro pa 70% na ibali sa may phase 1 and phase 2 pa lang yung nagagawa ano. At bawat dito pa naman napakahaba pa ng pwedeng tambakan para hindi ata kaya, parang malayo pa ata sa 70%. Yung pala yung nakuha ting information pala, ang pagtatambak pa ng buhangin hindi pula pala hanggang doon sa may area ng ano ng yacht club no. Hanggang dito lang pala sa area ng pinaka phase 3. Kung di ako nagkakamali, parang phase 3 to dito. Oo. Phase 1, phase 2, phase 3. At dito sa may side na ito, ito na po ang gagawing, hindi na po natambakan ng buhangin to. Ito po ang gagawin ng fishing area. Napagandang plano pala ng ating gobyerno no? Sa area ng Manila Bay. At talagang mayroong binigyan ng lugar talaga ang ating mga kababayan na para mangmingwit dito sa lugar na ito. At napansin po natin, talaga napakarami na rin isda dito sa area dahil napakalinis na nga ng tubig ng Manila Bay. Ayan po, tapos po sa interview din po ni sa interview rin po no kay Undersecretary DNR Secretary Leones, na sinabi niya sa June or July ito ibubuksan na no, sa masatapos na ito.
Ayan, lapit na lang, ilang buwan na lang at ito'y matatapos na itong pag-rehabilitate dito sa may lugar ng Manila Bay. Ayan, pero po, ang sabi nga ni Undersecretary na kahit na matapos na po ito, abang hindi po nakukuha ang pinaka-target ng coliform level, no, hindi pa po pwedeng paliguan to. Halibawal pa kailan po talagang matukuha yung pinaka-target ng coliform level na para po talagang paliguan itong ang lugar na ito. Pero konti na lang po, no, konti na lang po talaga ang pwedeng habulin para sa pag makuha ang pinaka-target ng coliform level dito sa lugar ng Manila Bay. Ayan po mga kababayan, no? At napakanandang balita po to sa ating nakikita, narinig, no? At nakuha ng impormasyon na ito pala ay magiging fishing area. Ito hanggang doon sa may area ng Manila Yacht Club. Hindi na po yung natatambakan ng buhangin. Hindi mo kapansin po natin sa may bandang gilid ng Yacht Club, meron po doon na breakwater. No, ang breakwater po na yun mga kababayan, doon po ipapark yung mga bangka ng mangingisda. At bibigyan po ang ating mangingisda po, bibigyan po sila ng area na kung saan pwede sila magpark para mangingisda po rito sa may Manila Bay. Ayan, bali hindi sila paalisin dito at bibigyan sila ng mga trabaho. At ang balita rin po natin mga kababayan, ang mga magkakaroon po ng mga pwesto rin ng mga vendors dito sa may bandang area ng Manila Yacht Club. At hindi po pwede sila magtinda kung saan-saan lang dito sa may Manila Bay, kundi talaga meron silang dapat bigyan ng pwesto kung dun saan dun lang sa pwedeng pumwesto para magtinda. Ayan po mga kababayan, yun po yung ating nakuwang informasyon. Sana po magkaroon po ng ayos po, no? Legit po sana ang informasyon natin nakuha. At yun po ang tabayanan po natin mga kababayan, yung pangsusunod na pangyayari dito at sa pakitangbak nga ng buhangin. At pakita po natin ay mayroon panibagong barge na dumating ito po, no? Sa may bandang unahan natin na yan, yung barge na yan, mayroon pong kargang buhangin yan. At yan po, kagahapon kala ko didiskarga yan, hindi po na didiskarga pa. Yan ba, yung tabayanan po natin yan, no? Baka siguro mga sunod na mga araw magkakaroon na po ng pagkatampak ulit dito sa may area na tulad ng buhangin, kasi po tapos na nga po, no? Yung pag-dredging dito sa may bandang area na to. Yung banda dito sa area sa may out, para tandaan ko ito pong outfall ng Remedios diyan po nagtapos ang pag-dredging ng Andrea Barge. At yan nga mga kababayan, marami tayong mga kababayan dito sa area na to, tapos sabi maraming namamasyal, no? At marami tayong mga kababayan na nagpapainit-init dito pagtapos sila mag-jogging, mag-walking. At ngayon eh, dito sa ibabaw ng seawall para magpainit ng kanilang mga likod. Ayan, hanggang sa may kabilang area. Ayan, tali babalan pa tayo. Kababayan, ganito na lang po ang update natin sa araw na ito. At mag-update po tayo ulit sa bagong update natin. No? Subaybayan po natin itong sinasabi nilang fishing area na ito kung kailan po ito sisimulan. Okay, salamat po ng marami. Kung di pa kayo nakapag-like and subscribe sa aking channel, yan, please like and subscribe para mag-update po kayo sa aking mga upload video. Thanks and God bless po sa inyong lahat.